Alright, good afternoon. So, sa nag-order po sa atin ng Starlink, naka 12 volt setup. Tamang-tama po. Tapos na po itest. At sakto lang din po, kasi maulan, kita nyo. Ayan, maulan po. Then, nandito po, ayan, yung laman ng ating baterya, 12.6. Oras ngayon is alas 5 na, di ba? So, gumana na po yan. Ayan, connected po tayo. So, wala na po ito. Ayan, kita nyo. Wala na po ito. Aside muna natin. So, depende na po sa inyo kung ano yung gagamitin nyo na router. Ano yung the best para sa inyo. So, ayan po. Starlink 12 volts. Good quality. YouTube. Ayan po. Gumana na po yung YouTube natin. Ayan. Alright. So, kompleto na po yung setup natin. 9 volts po yung ating router. Andito, 9 volts. Ayan, no? 9 volts. Then, 150 watts po, no? So, sa nagtatanong, bakit kailangan pa i-convert into 12 volts? Kailangan po yan kasi kung hindi po natin i-convert, kung naka-inverter po tayo, katulad po dito sa bahay, ayan. So, ayan, naka-inverter po dito. Wait. Lights, ayan. So, naka-inverter po dito. Pag ganito po yung setup natin, is malakas po yung ating kain ng kuryente, no? So, kaya kinonvert natin ng 12 volts. Alright. So, sa ganitong setup, mas tipid po siya. Ganito po, maulan po siya. Matipid po yung kain. 12.6, no? So, temporary pa lang naman po ito kasi pag deliver po natin sa inyo, yung package po is dalawang 150 watts na panel. Dalawa po na ganun. Alright, so sa mga interested din po ng ganito, pwede po, pwede in Mindanao lang po kasi kami na po yung mag-install. Alright, so meron pa po itong ito, low voltage disconnect. Di pa nalagay dito for video lang po ngayon para makita po nyo. Maraming salamat po. Yan, 12 volt setup.